Hi guys, welcome back to my channel. Thank you for watching me and I hope sana samahan nyo ako today sa ipapakita ko sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nasa paligid namin. So kung ano yung meron sa bahay. Kasi nakatira po talaga ako sa probinsya. Ano bang meron sa probinsya? Kasi pinagpalit ko talaga yung buhay ko sa Maynila para umuwi lang sa probinsya. Ang bahay talaga namin guys is mapuno pa talaga. So, ang dami pang malalaking puno kaya hirap po ako sa signal. Okay? So, para po makita ninyo. So, ito po yung paligid namin. Ang aming lupa ay hindi naman ganong kalakihan pero marami po kaming tanim na puno. So, kitang-kita nyo po sa malayo is yung puno namin ng mangosteen. Sa lupa namin, dalawa lang po yung puno naming mangosteen. Pero marami po kaming puno ng lanzones. Tapos, may malaking puno po ng gemelina. Ayan. Sana po maliwanag. Tapos, may mahogany. Yun. So, imagine, ganito po yung katabi namin sa bahay. And then, may puno pa kami ng durian. Okay. Itong puno namin ng durian is maganda po yung quality niya. Or, I mean, yung variety niya. Kasi, pag nahinog siya, para siyang condensed milk pag kinain mo, pati kulay. At sobrang sarap talaga. Then, ito po yung sa harap ng bahay namin. Ang dami pong nakatanim. Meron po kaming maraming puno na kape. Meron po kaming puno ng kalamansi. May bulaklak po kami ng orchids dyan at bougainvillea po na hindi naman namumulaklak kasi tuwing summer lang namumulaklak. May puno po kami ng makopa pero never po siya nagbunga. Yung katabi po nun is avocado. Dikit-dikit na po talaga yung puno namin dito sa bahay. Tapos may mga puno ng mangga doon, hindi mo na makita. Ito po ay puno ng pomelo, maliit pa siya. At ang katabi niya ay mga puno ng kape. Ito, puno ng kape. Dati po itong vegetable garden namin ng father ko. Tinaniman ko po ito ng kamote tops, kangkong. Kaya lang po, konti na lang po yung kamote tops, mas madami na po yung damo. Kasi, yung pala, hindi pala lalago yung ating tinanim na mga gulay kung hindi po naiinitan ng maayos. So, meron po kaming naligaw ditong kamote. Ako rin po nagtanim yan. Pag bumibili ako sa palengke. Tapos, andyan po si Belen. Nagpapainit siya kasi nalalamig siya after ko pinaliguan. Ayan. Nililinisan niya kayang balahibo. So, pilan. Tapos, meron po akong bird's nest na bigay ng aking auntie. Malaki na siya. Dati maliit pa lang to. Excuse me. Ayan. Mahal kaya to. Ano naman yung halaman ko sa gilid ng bahay? Meron kaming oregano. Kasi yung mother ko madalas nagkakaubos. So, ginagawa namin siya ng juice na made of oregano. So, effective po talaga ito sa may ubo. Kaya nagtanim po kami. Yan. Yung sikat na gabi-gabi na puti na nakikita lang po sa ilalim ng rubber trees. Meron po ako niyan. And then, yung ibang halaman, hindi ko naman alam po anong pangalan. Siyempre, yung snake plant para hindi kami lapitan ng ahas. At yung malaking dahon ng, hindi ko rin alam po anong pangalan yan. Basta may tanim ako dyan. Lahat ng halaman ko is puro bigay. At hiningi ko lang sa kapitbahay. At ito naman yung favorite ko na halaman. Yung pula yung dahon. Papakita ko sa inyo doon sa kabila yung mas pula yung dahon niya. Yun, eto siya. Diba ang ganda?
pulong-pula talaga yung dahon niya, lalo na pag naiinitan siya ng gusto. So, ang seedling po nito ay hiningi ko lang dun sa papuntang Ilumabis. Kasi na-amaze po ako nung dumaan kami na pulang-pula yung dahon. So, feeling ko para siyang autumn ng Korea na nagte-turn into red pag fall season na. So, diba? Ang pula-pula ng dahon niya. Tapos, ito naman yung gilid namin ng bahay. Okay, marami pa rin pong halaman. Tapos, may mga tanim din po ako sa terrace namin. Iba't ibang klase ng halaman po yung tinanim ko dyan. Yan. Alam mo yung nagsimula yung pandemya, wala po kaming magawa sa bahay kundi magtanim ng mga bulaklak. Mahilig po ako sa mga flowery plants. Yun. Dati marami po yung flowers, kaya lang tumanda na kasi, kaya nireplant ko sila. Ayun. Yan. Tapos, ito naman yung sa harap pa rin ng bahay namin. Nag-landscape po kami ni Papa. So, ito na po yung nakayanan ng landscape namin. Kahit hindi po kagandahan, basta po nasa ayos lang yung bulaklak. Hindi lang po talaga malinis ngayon kasi nga madalas umuulan. So, mabilis po tumubo yung halaman kahit nililinisan naman po ito ni Papa. Yun. Tsaka, papakita ko rin sa inyo yung kapitbahay namin. Kapitbahay namin is relatives din namin. Ayan. So, may nakaharang mga puno din. Ganyan. May malaki kaming puno ng bayabas. At isang puno ng durian na hindi pa namumunga. Hindi po to namin alam kung anong quality ng durian na to. Kasi pag kumakain dati pa nilang tapon namin sa area na to. Dati din po itong garden. Kaya lang dahil hindi na nga po naiinitan ng maayos, hindi na po siya nabubuhayan ng mga gulay. Where are you going, Belen? Huh? Where are you going? Pet the kitty. Belen? 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 Kailan ligo si Belen? Kumot na si Belen?